Good morning. Kabayan. Opo. Bakit to gano? Ba't ngayon lang? Nawala ba yung warrant of arrest na yun? Bakit parang ni-reinstate daw? Na-drop yung ano sa Court of Appeals. So we had to appeal to the Supreme Court. Ah, galing ng Court of Appeals. So nag-appeal kayo sa Supreme Court. Kaya dinesisyonan ng Supreme Court. Ay, nasa na bagay yung si Dalia Guerrero ngayon? Ang alam natin, huli tayo magkausap, eh, nasa abroad, di ba? Somewhere in Asia. Aha. Sa Indonesia originally, and then now we don't know. Last time we heard sa Malaysia. Malaysia naman. Oo. So ngayon, Malaysia na. Nasa Malaysia siya. Anong gagawin natin kung nasa ibang bansa? Paano siya maibabalik dito sa Pilipinas? Well, first of all, we want to thank the Supreme Court for giving this decision about the reinstatement of the warrant of arrest and the whole departure order for Dalia. Okay. It's sa amin po. Opo. Sana tinatawagan namin ang DILG through Secretary Benhar. Bakit po? And the rest of the people who had DOJ. Also DOJ to, this is the time for them to act para naman maibalik dito sa bansa natin si Dalia at humarap sa kanyang kaso na noon 10 years ago ay naka-escape siya. Opo. Sana po magamit ang the way that they did with Mayor Alice Goo so that somehow it can be she can be brought back here in the Philippines. May request na ho kayo through your lawyer sa DOJ? We just got this message po last night. And this order was sent to us by friend who read it, and the lawyers who are handling our case is already informed, so we will be having a pre-conference this afternoon to see the best strategy to work on this case. Opo, kasi parang telenovela po itong kaso na ito. At meron no tayong sufficienteng ebidensya na identified itong asawa ni Enzo na siyang nagpapatay? Opo, maraming ebidensya, all circumstances evidence, and all the witnesses had verified that it was her actually who planned and conspired along with her boyfriend then, Sandy De Guzman. Guzman, okay. And the compadre of Sandy De Guzman, the suspected gunman, hitman, who was paid by both. Si Edgar Angel. Yeah, PO2 Angel. Okay. Edgar Angel. Uh-huh. Na ngayon po ay nakapiit na sa kulungan si Edgar, ang dalawa. So ang hinihintay na lang po namin ay madakip si Dalia Guerrero para noon mabigyan ng hustisya. Si De Guzman ho ba ay nakasuhan din? Opo, kasi conspiracy po ito eh. The guilt of one is the guilt of all. Ay, nasaan so, na ho? Nasaan na si... Anong nangyari na kay De Guzman? Nahuli siya ho, nagtatago sa Cavite. Okay. Nung mga NPI natin. Ngayon po, nasa jail at attending the long process court at RTC, Quezon City. Nasa RTC pa lang. Sana po malapit na din ma-convict ang dalawa. Yun ang aming pinaka dadasal. 10 years ago na. Kailan ho nahuli si De Guzman? December of 2015. 2015 tagu pa? Tagu ng isang taon. Oo. 2015 pa. December 2015. So hanggang ngayon po ay wala pang resulta ang kanila mga kaso at nasa korte pa ng Quezon City. Opo. Nag-apply sila ng bail pero
Na denied. So inakyat nila ni Dalia sa CA, na denied din si Domingo. Okay. De Guzman, pero si Dalia hocus-pocus yata sa Court of Appeal ni yung attorney niya. Rundain, I don't know what they did at hindi na ibigay ang ibang ebidensya kaya nagkaroon ng leak at na nabigyan lifting of the warrant. Yeah. Opo. Okay, so ang iaapilan natin ngayon ay kung maari si Dalia Guerrero Pastor ay maibalik dito sa Pilipinas para panagutin doon sa kaso. Opo. Yun. Okay. Through DOJ. Wala pa ho kayong request sa DOJ? Wala pa? Wala pa po. Pero I think the prosecutors who are from DOJ are definitely going to do their work and make this happen. Yeah. Okay. So kayong DILG. And the DILG, of course, who had the successful captive of the mayor Banban at the same time kasi na-involve on DILG because mayor ho si Alice Go. Oh. Mm-hmm. Ayun ang alam ko kaya na-involve ang DILG pero sa kaso ni Dalia baka ho hindi pasukin ito ng DILG dahil hindi naman na official ng pamahalaan si Dalia. Hindi na alam ko. But she is a fugitive from justice and the DOJ case is against the Republic of the DOJ. Kaya DOJ, fugitive from justice. Okay. Ay kamusta ho yung, di ba may anak silang na iwan? Opo, si Damian and Sander. Dalawa pong lalaki. Na 10 years na po namin hindi nakikita dahil itinatagos ng mga magulang ni hindi ho kayo nag-ano? Hindi kayo nag-apila? Nag-apil ho. Nagkaroon kami ng case in RTC Makati for custody and guardianship. Ang nakakaduwa nito ay sila pa ang nag-file ng custody and for guardianship when nasa kanila na yung mga bata. Anong nangyari ho doon sa final ng custody nyo? At first, they gave a joint custody. Parehong grandfather to grandparents. Oh. But then, along the way, hindi pinapakita sa amin yung mga bata. Tuwing pupunta po kami sa bahay nila, pero may utos, pinapaalis may utos kami. May utos ba ang korte? Noong una ho, may utos na joint custody. Oh. Anong una? Anong ibig sabihin nung una? Na bago? Na along the way na parang nabago yung nung judge eh. Kasi po na brainwash nila yung mga bata at siyempre pag pinapapili na po galit sila sa amin dahil she's always there saying na kami nagpapakulong doon sa mother nila, tinatakot nila yung mga bata. Okay. So so the palagay ko DOJ ang habulin niyo na request para sa paghuli dito kay Dalia Guerrero Pastor. Maraming salamat po. Maraming salamat din po for the space and the time. See?